Generous ako sa araw na to because I will teach everybody, mga taxpayers na minamahal ko. Huwag po ninyong kalimutan na mag-click ng like button ng YouTube channel. Tax specialista 'yon. Facebook account ko, ka-taxpayer 'yon. Kasi pag nag-click ho kayo, itong ituturo ko sa inyo papaano ninyo ire-resolve ang deficiency taxes ang gamit ng BIR ay third-party information o yung tinatawag nating relief system. Oo, reconciliation of listing for enforcement. Wala kaming pakialam. Anong pake ko? So, tuturo ko sa inyo yan. Pakiclick lang po nyo yung like para mas marami pong Pilipino taxpayer ang matuto ng tamang pagsagot sa mga deficiency taxes. Pag-aralan ho natin ang third-party information, hindi lang ho good practices eh. The best practice ho yung ibibigay ko sa inyo at ito po ay nagamit ko na ng napakadaming beses. Napakadami na ho akong natulungan taxpayer tungkol ho dito at gusto ko po sana na isa kayo sa makinabang sa mga taxpayer na to. Ito po, paliwanag ko lang ho sa inyo yung relief. Okay? Itong mga tax, itong mga BIR officials, biro, okay? Para tayo nagbibiruan. Itong mga biro, mga 26 years old, 27, mga bagong salta yan. At mapapansin nyo sa legal divisions ng mga BIR, puro bagong lawyer. Batang-bata ang kakapal naman ng muka. Ipinanganak ata ng makapal ang muka. Okay? So, para maiwasan natin ang makakapal na muka, kailangan ninyong gamitin po ito. Hindi ito galing sa akin at hindi rin ito bago. Ito po ay galing po sa ating Supreme Court. At ito po, kung mapapansin ninyo, mga ka-taxpayer kong mahal, 1958 pa. 1958 pa. Pero hanggang ngayon ay valid pa rin. At nagagamit ko ho ito para i-reduce ho yung deficiency taxes, yung value added tax, yung income tax, based sa undeclared purchases. So, dalawa ho yung undeclared purchases. Undeclared importation, o yun yung number one. Undeclared domestic purchases, yung binibili nyo sa seller of goods at saka sa seller of services. At undeclared sales. Ayan. Yan ho yung mga ginagamit ng BIR. Ang tawag ho dyan ay third-party information because ang third-party information ho ay hindi ho inaudit ng BIR ang inyong books of accounts. Ang sinasabi nila, meron kaming information galing sa labas mo. Pakialam ko! Diba? Ibig sabihin, gumagamit sila ng kalaguyo. Hindi sila doon mismo sa legal. Ano yung legal? Yun yung legal marriage. Yun yung legal contract. Diba? Marriage contract is a legal contract. At gusto nila third party. May kalaguyo. So, yung kalaguyo ba ng BIR, pwede nilang i-input sa inyo. Ito ho yung ituturo ko sa inyo para ang laki-laki ho ng assessment ninyo sa deficiency VAT, deficiency income tax, ang gamit, third-party information. Ang third-party information ay pinakapangit, ugly, na deficiency tax na matatanggap nyo. So, ano yung ginagamit mo? Huwag mo nang patagalin, ka-taxpayer, tax specialista, maestro. Sabihin mo na sa amin. O, ito na. Download nyo to. Basahin nyo yung lahat ng nakasulat dito para maintindihan nyo. Pero yung pinaka-importante dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, ito pong nasa last page. 6 pages lang ho yan. Ito po ang ginagamit ko every time na ako po ay gumagawa ng mga protest sa iba't ibang taxpayer. Ang nakasulat ho dito ay very simple. Yan lang. Babasahin ko sa inyo. We have a time-honored, well-settled rule
of statutory construction that the law that the tax laws should be interpreted liberally in favor of taxpayers and strictly against the government. Pag sinabing government, yung BIR agency. Okay? Except in the matter of tax exemption, in which case the rule is reversed. Explain ko lang ho sa inyo yan momentarily, pero kailangan ko lang ho sa inyong explain bakit nasabi ng ating Supreme Court yung mga bagay na yon. Andi dito ho yung dahilan. The power to tax is the power to destroy. Ano ba ginagawa sa inyo ng mga biro? Pinababaksak ng biro yung inyong mga negosyo. Ang ano ginagawa naman ninyo, mga mababait na taxpayer, naglalagay. Itigil nyo na ho yung lagay. Kasi yung mga biro na yan, yan may mga bopols diyan eh. Mga bopols. Kasi ayaw nilang i-implement ito. So, kayo mga ka-taxpayer kong minamahal, kayo mga ka-tax specialist ako, gamitin mo to. Ang simple-simple. Yun daw, tax law ay i-interpret in favor of taxpayer and against the BIR. Ano ginagawa ng BIR? Yung tax code ay ini-interpret in favor of the BIR against the taxpayer. Baliktad. So, nung pag ginawa ng BIR yun, dine-destroy ng BIR ang fiber ng ating society. Sino yon? Pamilya. Kasi pag ang pamilya, walang negosyo, walang hanap buhay, mamamatay ang ating bansa. So, sino pinapatay ng mga biro? Ang ating bansa. Okay. So, naisip ng ating Supreme Court at ng ating mga matatalino sa batas na to moderate yung power to destroy, eh kailangan daw itemper yung rigor of tax laws at saka yung dangerous taxing power ng ating Congress. Kaya daw yung salutary rule of liberal construction ay dapat ma-impose, ma-lay down. Explain ko sa inyo. Pagdating sa third party information, yung relief, reconciliation of listings for enforcement system, o dalawa yon. Yung system daw ng BIR, computer system yon, ay nagre-reconcile mag-isa. Ibig sabihin, walang participation yung mga biro. Yung computer, eh sino ba gumawa ng computer program? Yung mga biro ba? Hindi. Mga taga-India. Mga Bombay. So, hindi silang gumawa. Paano nila malalaman kung tama yung pagpaprocess ng computer? Hindi nila chinek yon. Number two, reconciliation. Sino ba nag-input ng data? Yung mga India? Hindi. Sino? So, kung meron kang 1,000,000 taxpayers na sinisilba yan, halimbawa, yung mga customers mo. Lahat yung customer mo, pag bumili sa'yo, pupunta yan sa BIR website. Pag pumunta sa BIR website yan, i-input nila through summary list of purchases. Ibig sabihin, nag-purchase sila sa'yo. Yung pangalan mo, ay nag-purchase ako sa kanya. Ito si Mr. A, Mr. B. So, yung madami. So, 1,000,000 yung kliyente mo. Lahat sila mag-i-input. In-input ba ng mga biro? Hindi. Ang nag-input, yung 1,000,000 customers mo. Tama ba pag-input? Hindi. Hindi nga alam ng biro kung tama yung pag-i-input. Doon sa, uy, bumili ako ng 10 million. Eh, mamaya, bili lang 1,000 eh. Tapos sinulat 1 million. Paano mo mababalidate yun? So, mali yung system. Mali yung relief. Kasi, against the law. Yun yung sinasabi dito. Okay? So, ito po ang gamitin ninyo sa inyong pag-re-reduce ng deficiency VAT at deficiency income tax. Million-million yan, sir. Ginagamitan pa ng cost ratio at saka ng gross profit rate.
Mga mali ho 'yun kasi against the BIR yung interpretation eh. Teka muna, bago magkaroon ng interpretation, lagay niyo sa utak niyo. There must be a law to be interpreted. Tanong, meron bang law to be interpreted against relief, against BIR computer program? Wala. O therefore, yung computer program ng BIR should be liberally interpreted in favor of the taxpayer. Hindi in favor of the BIR o the Biro. Kaya mali-mali ho. From the very beginning, mali na ang relief system. Mali ho yan, sir. 100% ako dyan. Kasi 100% po yung ating panalo tungkol ho sa relief system. Okay, siyempre, kayong mga taxpayer, kung hindi nyo dine-declare yung inyong sales invoices o yung official receipts nyo, ay natural, mali yun. Diba? Panalo BIR. Pag ganun. Pero yung relief system, never mananalo sa ating tax law and interpretation of the tax law. Walang karapatan si Biro na mag-interpret ng ating tax law. So mga ka-taxpayer, kung minamahal, panoorin nyo rin po yung mga iba kong pang video na makikita nyo sa Tax Specialista YouTube channel at yung iba ko pang mga post sa aking ka-taxpayer Facebook. Gamitin nyo po ito, i-download ho ninyo. 6 pages lang ho yan. Basahin ho ninyo at gamitin ho nyo yung effects at i-apply nyo po yung effects nitong binasa ho natin sa inyong negosyo, sa inyong notice of discrepancy, sa inyong preliminary assessment notice, at doon din po sa inyong final decision on disputed assessment. Meron po tayong iba pang video tungkol sa ba't nagkakaganito yung ating camera. Meron po tayong ibang video tungkol sa ating deficiency taxes, at abangan po ninyo yung video ko sa ease of paying taxes na nagbibigay ho ng imbes na ease, difficulty ho ibibigay niyan. So with that, peace and happiness be with you mga ka-taxpayer ko mahal. See you in the next video. See you later.